Filipi Wong, ayat pastor Gamaka, apostolik Filipi Surprise International, isu Jim Salnya, the public like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. Happy Sasal. Magandang umaga po sa lahat mga viewers natin dito po sa Jim Salnya, sa Facebook. Maraming kapayapaan at habag biyaan ng Diyos ay sumas sa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga batid, sa araw na ito ay atin naman pasalamatan o nasalat ang Panginoon sa kanyang kabutihan, di pati panibayaan ng Diyos sa bawat araw. Napakabuti po ng Diyos sa atin na ating mga hinahangad, ating mga pinapangarap ay hindi pinagkait ng Diyos dahil ang Diyos mabagin, pagbiyaya ang Diyos at puspos na awa, banayad po siya sa pagagalit at Diyos na mapagpumbaba at mapagtiis sa atin. Now, salamat sa Panginoon sa araw na ito is February 29 is a last day in the month. It's a February 29, no? It's the last day of in the month. So mga batid sa ating pamuhay ngayon, tanda po natin, ang Panginoon po ay nagbigay sa atin na ating mga kahilingan, na ating mga pinapangarap sa buhay ay nais ang Panginoon makanta natin. At ang Diyos po ay binigyan tayo ng pag-ibig at pananampalataya sa Kanya para tayo po ay maging karapat-dapat, no, sa ating Panginoon. Now, sa lahat ating mga viewers, listeners, dito po sa YouTube channel, sa Facebook, now, sa ating YouTube channel, so wag kalimutan natin, i-search po natin sa YouTube ang Pastor Lolito TV, then old channel, Maka Lolito Channel, no? Sa dalawang channel natin sa YouTube ay marami tayong matutunan na aral ng Diyos para po sa atin lahat. Kaya kung nais natin na marami pa tayong matutunan ng mga salita ng Diyos o aral ng Diyos para sa ating kaligtasan, so i-search po natin ang Pastor Lolito TV sa ating YouTube channel at sa another account natin, sa old channel, sa old account natin is Maka Lolito Channel. So mga patid, dalawang channel po yan sa YouTube at yun po ay magbigay sa atin ang Diyos ng dagdag kaalaman upang mapatatag tayo sa ating pananampalataya. Now sa Facebook naman natin, i-search na po natin ang Apostolic Believers of Christ International. At yan mga patid, marami tayong matutunan na aral ng Diyos. At yan, makikita natin mga patid ang gawa ng Diyos sa ating pamuhay, kung ano talaga ang kanyang habag, kung biyaya ng Diyos sa bawat araw na ito po ay naranasan natin hanggang sa mga araw na ito. No, i-like and share lang po natin sa ating Facebook, kung Facebook page at saka Facebook channel natin. So, Lolito Maka Channel sa Facebook natin. So, mga patid, marami po tayong ginagawa ng mga video, ating mga live streaming. May mga short video po tayo na ginagawa para po na kahit paano sa maraming paraan ng Diyos. Itong satellite, kung internet, ay ginagamit ng Diyos ito para po na maparating sa atin ang kanyang salita para po tayong lahat magkakaisa po sa kanyang kaharian. So kasi ayaw ng Diyos talaga na ipahamak ang tao. Kaya pinakasulat mga patid sa 2 Peter in chapter 3 in verse 9. No? Sabi ng Panginoon na ang Diyos na hindi nagpabaya ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba. So akala ng iba siguro, hindi pabalik ang Panginoon. Hindi po, hindi pa siya bumabalik para pabigyan tayo ng pagkataon na makapagsisi. Ang sabi ni Apostol Pedro na sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon hindi siya nagpabaya ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba. So balit ang Diyos nagpakumbaba na ayaw sana niya may isang mapahamak, kundi lahat sana makakamit ng pagsisi at tumalikod sa masamang pamuhay. So yun po ang plano ng Diyos. At sa 2 Peter chapter 3:15, ang sabi ng Apostol Pedro, alam natin hindi pa bumabalik ang Panginoon upang bigyan ng pagkataon ang tao maligtas. So yun po, dahil po sa habag ng Diyos talaga hanggang ngayon, hindi po tayo kinikitling ang buhay sapagkat alam ng Diyos na para po tayo sa kanyang kaharian. Sapagkat iba po, no? Iba po ang Panginoon kapag siya po ang maghirang. So hindi po tayo pabayaan sa mga sakuna, salot, digmaan, gutom, kung lindol, landslide, bagyo, so may tsunami. So hindi po tayo pabayaan ng Diyos sapagkat iba po ang mga hinirang kaysa mga tao po na hindi po nagbigay ng oras sa Panginoon. Kasi ang hinirang ng Diyos, yun po ang target ng Panginoon na sa ating pagkahinirang ay hahabulin tayo ng kanyang salita. Kasi ang hinirang talaga ay hindi na pwede na
agawin pa ng Diablo. So maliban lang sa mga tao talaga na hindi sumunod. Pero alam natin ang Biblia nagpapatunay sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 na nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. So yun po ang nais ng Panginoon. So ngayon hayag na po ang biyaya na hindi po dahil makasalanan po tayo ay wala ng pag-asa. So nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Yan po mga kapatid ang sinabi sa 2:4 dito po sa unang Timoteo. Pakinggan natin. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So yun na po, ngayon, biyaya na talaga tayo ngayon kasi minsan talaga ang mga tao, wala na pastor akong pag-aasa, makasalanan po ako, kriminal po ako, ako po ay sabihin natin na gumawa ng masama sa Panginoon Diyos. Pero hindi po mga kapatid yun ang dahilan na dahil po ganyan ang pamuhay natin na wala na tayong pag-aasa ng kaligtasan. Kasi ang ating pananampalataya, ito ay bigay. Kaya nga bigay kasi kung hindi tayo makarinig ng salita ng Diyos, hindi po tayo magkaroon ng pananampalataya. At kaya nga bigay ito sapagkat na isang Panginoon maparating po sa atin, no? Maparating po sa atin ang kanyang salita sapagkat ang sinabi sa Roman in chapter 13 verse 17, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Nasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. To God be the glory, mga kapatid. Hindi po tayo naging malaki. Bakit naging pastor po tayo? Hindi po naging pastor tayo sa ating pagsisikap. Hindi po ako, mga kapatid, nag-aral ng pagka-pastor para malaman po ninyo. Hindi po ako nag-aral para maging pastor po ako. Ang pagka-pastor ko po, ito po ay hirang, pagkahinirang po sa atin ng Diyos at hindi po dadaan na po sa pag-aral ang pagkahirang natin. Kasi ang ating karunungan na galing sa Diyos, hindi matumbasan ang karunungan sa limutan. Mag-aral man tayo na sabihin natin 8 taon, 10 taon, kung sabihin natin na 20 taon pa, mag-aral po tayo. So hindi po yung basihan na para tawagin tayong pastor, pari, tagapagturo kaysa nag-aral po tayo. So ang karunungan ng Diyos, bigay lang po ito. Isang araw o sikans, minuto lang, pwede magkaroon tayo ng karunungan ng Diyos. Dahil po sa araw ng Pentecos, naghintay lang po ang mga apostoli sa bahay po na doon sa Jerusalem. Hindi nag-aral po sila, nanalangin lang po sila at dumating ang Espiritu Santo. At yun na po mga kapatid, nakapangaral na po ang mga apostoli at nakapagsalita ng iba't ibang wika. So yun po ibig sabihin, ang galing sa Diyos na karunungan, hindi po kilala ng salibutan. Now, pakinggan natin mga kapatid, dito po sa 1 Timothy in chapter 14 hanggang po sa 16. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pablo. Ano ba itong ating pananampalataya, ang pag-ibig natin sa ating kapwa at pag-ibig sa Diyos? Hindi sa ating itong karunungan at dahil pastor tayo, inibig natin ng Diyos, ang pag-ibig at ang pananampalataya, bigay ito ng Diyos. Pakinggan natin hanggang po sa 16 dito sa 1 Timothy chapter 1. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya na napasa atin dahil kay Kristo Jesus. So kaloob lang ito mga batid. Itong pagkapastor natin, hindi pa ako nag-aral ng sabihin natin isang taon, 20 taon na para maging pastor ako. Ang pagkapastor ko mga batid, ito po ay galing sa Panginoon. Ang sinabing galing sa Panginoon, ito po ay ang taong nagtataka. Bakit naging pastor tayo na sa ating pamuhay dati, hindi po tayo ganito. So ganun po. Ganun po ang Diyos po ang magtawag na po sa atin sa ating pagkahinirang at yun na po ngayon ang panahon na naging pastor na po tayo. Pero may mga pastor nag-aaral talaga sila para ma-ordinan pagka-pastor, so iba din yun. Kaya kahit nag-aaral sila ng 6 na buwan, 10 taon, kung ibis natin ang pagtuturo sa katotohanan, may kaibahan pa rin. Bakit? Ang pagka-pastor nila, ayaw po silang pagsisikap na mag-aral po sila. Now, tandaan po natin mga batid, ang karunungan ng Diyos na ibigay sa atin, hindi po ito galing sa salibutan, ito hindi galing po sa tao, ito galing po sa ating Panginoong Kristo. Kaya ating aral mga batid, ayon lang po sa nakasulat, wala po tayo pinapangaral na hindi po nakasulat. Kaya natin dito sa 15 up to 16. Ito ang katotohanan ng dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat, na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. So, ito po dapat tanggapin natin katotohanan na naparito ang Panginoong Kristo para iligtas ang makasalanan. Kaya hindi at lang kapatid na criminal tayo, drug user, addict ba tayo,
Ano bang kriming ginawa? Nanganakaw ba tayo? Ano ba ang klaseng kriming ginawa natin? Mga ginawa sa libutan? Kahit ganun mga kapatid. Kasi kung makasalanan tayo, number one si Apostol Pablo. No? Number one si Apostol Pablo na makasalanan lang kaysa atin. Inangkin talaga niya at ang kasulat sa Biblia yun. Kung makasalanan tayo ngayon, kung hindi po tayo makatumba sa kasalanan ng Apostol Pablo kasi number one na po siya. Wala na pong kasunod sa number one. No? Number two na po yan. Sinabi na zero, hindi po. Pag number one si Apostol Pablo, kung ang kasalanan natin ginawa ngayon, na ano ba ang claiming ginawa natin kasalanan, si Apostol Pablo, pinakamakasalanan. Pero mga kapatid, dahil po, ang Diyos, ang humira kay Apostol Pablo, kahit makasalanan siya, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos na ganun na lamang ang kanyang pamuhay na tagapag-usig ng Iglesia ng Diyos. Kasi Apostol Pablo, tagapag-usig, pakinggan natin sa 13, dito po sa 1 Timothy chapter 1, in verse 13. Kahit na nilapastangan ko siya noong una, bukod pa rin, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa kanya. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa kanya. So, na kahit inusig niya po si Pablo, pero ginawa niya po si Pablo yun, na wala kasi panampalataya. Mga patid, so ganun po tayo ngayon. Bakit maging makasalanan po tayo? Sapagkat, hindi po natin sinasampalatayanan ang aral ng Diyos. Ang ating ginagawa lang ang gusto natin, maglalasing, pumatay, mangalunya, makikiapid, magsaksi ng kasimuling, manira ng kapwa, at magiging sakit. So, ganun lang po ang ating kalagayan. Pero ayaw ng Diyos na ganun na lamang, no? Ganun na lamang ang ating pamuhay. Ayaw ng Diyos na ganyan na lang ang ating pamuhay. So, kaya, tinuruan po tayo ng Diyos para po na malaman natin kung ano ang biyaya ng Diyos. Pakinggan natin sa 16, mga kapatid. Ito yung sinabi sa verse 16 ng banal na aklat. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Pagsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Amen. So napakaganda po ng salita ng Diyos na bigay po sa atin na sigurado talaga kahit na makasalanan po tayo. Pero si Apostol Pablo ang isang nagbibigay ng isang halimbawa kung gaano katiyaga ang Diyos sa atin. Na kahit na kung hanggang ngayon pasaway tayo, hanggang ngayon tayo ang nasusunod. So nagpakumbaba pa rin ang Diyos. Kasi pag-araw nahatol na po, wala na tayong magawa. Kasi ang impyerno, lahat itatapon doon. Walang taong makaligtas sa impyerno na nagpapatuloy sa paggawa ng karumihan, ng immoral, pagsinungaling, paglalasing, pagsimba ng disdiyosan, nakahanda na po yung impyerno. Kaya iwasan natin yan mga kapatid, para maiwasan ang impyerno, huwag na tayong magpatuloy, no, sa ating pagkamakasalanan, sapagkat kung magpatuloy po tayo sa paggawa ng kasalanan, pag-abutan tayo ng kamatayan, iyon na po ang hatol natin, mga kapatid. So ayaw ng Diyos, mga kapatid, na ganoon na lamang, na hanggang ngayon baliwalain natin, no, ang biyaya ng Diyos. Napakalaki ng habag ng Diyos at si Apostol Pablo bilang isang halimbawa kung gaano ka matyaga ang Diyos sa atin na kahit na po sa ating pagkamakasalanan hanggang ngayon, pero hindi pa tayo kinitling ng buhay kasi alam ng Diyos na para tayo sa kanyang kaharian. So kaya pahalagaan naman natin, pahalagaan naman natin mga kapatid, na ito talaga ang plano ng Diyos sa atin na kabutihan. Magayaan na mabaliwala lang po, sapagkat si Apostol Pablo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina ay hinirang na po siya. So natin maisip, no, kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos, sapagkat si Apostol Pablo tagapag-usig na iglesia, pero ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia in chapter 1:15 na doon pa lang siya sa sinapupunan ng kanyang ina, hinirang na po siya ng Diyos. Hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. Sana po ha, makyat po. Ibalik natin. Tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa mga ninuno namin.
Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Ayan mga batid, no? Sa awa ng Diyos, doon pa lang siya po ng ina, hinira lang po si Apostol Pablo. Pero hindi po na dahil po hinirang siya, na lumaki siya, naglilingkod ka agad. Naging tagapag-uusig pa siya ng Iglesia ng Diyos. So ganyan po ipakita ng Diyos kung gaano kalaki ang habag niya sa atin. So hindi naman tayo makalamang sa pagiging makasala ni Apostol Pablo sapagkat inanggit talaga sa 1 Timothy chapter 1:15 na siya ang number one, no? Siya ang pinakamakasalanan sa atin. Now kung naging apostol si Apostol Pablo kahit makasalanan, tayo din may pag-asa na batid ng kaligtasan na kinahabagan ng Diyos at hinirang na tayo mula pa ng pasimula. Kaya huwag natin hayaan na dahil po sa ating mga hangad sa sanlibutan na ito, mga bagay sa sanlibutan na baliwalain natin ang pagtawag sa atin. Sapagkat tinawag tayo ngayon ng Panginoon, sumit ang magandang balita. So meaning to say, mga batid, na itong magandang balita, huwag natin sayangin. Sapagkat tinawag tayo, sumit ang magandang balita, ayon po sa 2 Thessalonians in chapter 2, in verse 14. Tinawag tayo ng magandang balita. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, tinawag tayo, sumita man ng balita para po tayo makabahagi sa dakilaan na atin Panginoong Hesukristo. Eh mga patido, tinawag tayo, sumita man ng balita. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So yan mga patid, nagpapatibay po sa atin, nagpapalakas sa atin bakit na naging matatag tayo sa pananampalataya dahil po mayroon tayong kabahagi sa kadakilaan ng atin Panginoong Hesukristo at tinawag na tayo ngayon sa pamamagitan ng magandang balita. So yan mga kapatid, atin nalalaman na ito pala ang ating pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon ay hindi man sayang. May pag-asa po tayo dahil tinawag na tayo ngayon ng magandang balita. So hindi po relihiyon, mga kapatid, ang basihan na mayroon tayong kabahagi sa kadakilaan ng ating Panginoon Kristo. Tinawag tayo sumit ang magandang balita. So magandang balita mga kapatid, ito po ang ating pinapangaral para dito magkaisa po tayo. So ang magandang balita na ating napakinggan ngayon hanggang sa mga araw na ito, huwag natin baliwalain. Kailangan natin mga kapatid gawin ang nararapat po, no, sa ating pamuhay. Sapagkat ang pagtawag sa atin, hindi po sa ating sariling pagsisikap ito. Ang pagtawag mga kapatid dahil po sa tayo po hinirang. So kapag hindi po tayo mga kapatid mananampalataya sa pagtawag ng Panginoon sa atin, so nabaliwala po natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan na ito pala ang pagtawag na sa atin. Bakit tinawag tayo? Dahil po na simula't simula pa ay hinirang na po tayo, no? Hinirang na po tayo para maging anak niya. So napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin na maging anak po tayo ng Diyos mga kapatid sa ating pamuhay sa libutan. Natin alam na ito pala ang plano ng Diyos na maging anak po tayo niya. So yan mga pindahilan ngayon na nagpapatuloy po tayo. Nagpapatuloy po tayo mga kapatid sa pag-aaral ng Biblia dahil tayo po ay hinirang ng Panginoon mula pa na tayo po ay mga kapatid isinilang at hindi pa nilikhaan sa libutan, hinirang na po tayo. Pakinggan din sa verse 13 sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon at nararapat lang kaming magpasalamat. Dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalatayan nyo sa katotohanan. Mga kapatid, noon pa lang hinirang na po tayo. So kapag ganun, hindi po tayo na naging pastor ngayon, Christian, pari, tagapagturo, dahil po sa ating pagsisikap. Iba po ang hinirang. Ang hinirang kasi, tinatawag at binabanal at itintuwid po tayo. Pero tanda po natin, huwag natin kalimutan ang sinabi ng Panginoon sa 1 Timothy
in chapter 2 verse 4 na nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. So, lahat pala tayo hinirang. Hindi kami lang na pastor, manampalataya. Lahat pala. Kasi ito ang sabi ng Panginoon, lahat nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So, yun na po ngayon. Nahayag na po ang biyaya ng Diyos na wala na po tayong discrimination. Hindi kayo ako. Ako ay hintil, iba ako sa paningin ng Diyos. Hindi po. Pareho na lang tayo sa pagtingin ng Diyos, mga kapatid. Hudiyo, hintil. Disim na lang po ang paggamit ng kaligtasan. No? So, ito po yung sinabi ng Biblia. Tanda po natin, dito po sa Galacia, in chapter 3, 25, mga kapatid, up to 29. Ganito na po, mga kapatid. Wala na kaibahan natin sa mga Hudiyo. Mga hintil, isa na lang po tayo sa ating Panginoong mga kapatid. Kaya wala na po tayong magdalawang isip na maging masunurin tayo, maglingkod sa Panginoong Kristo, kasi ang pangako ng Panginoon kay Abraham ay maparating po sa atin, mga kapatid, dahil po sa ating Panginoong Kristo. Pakinggan natin sa 3:25 hanggang po sa 29 dito po sa Galacia. Ngayong may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Mga anak ng Diyos sa pananampalataya. Iyong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. So, naging anak na po tayo ng Diyos dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. So, tanda po natin pananampalataya natin, hindi po ito sa ating sariling pagsisikap. Ang pananampalataya natin, bigay lang po ito. Ayon po sa 1 Timothy in chapter 1 in verse 14. Pag-ibig natin sa ating kapwa, pag-ibig natin sa Diyos, ay bigay ito kaloob ng Diyos na magkaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos at tayo po magkaroon ng pananampalataya. So dahil bigay po ito, kaya sabi talaga dito sa 3:26 sa Galacia, mga kapatid, na naging anak tayo ng Diyos sa pagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Iyong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. So hindi po tayo naging anak ng Diyos sa relihiyon, no? Dahil pastor na ako, hindi po. Bago tayo naging pastor, ay pinakilala muna po ang salita ng Diyos para maging masunurin po tayo. Tawagin tayo, paano maging pastor po tayo kung ating pamuhay po ay salungat sa Panginoon? Hindi po tayo gabay ng Panginoon ng tamang aral kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, tinuturuan po tayo paano tayo maging anak. Sa relihiyon ba natin ngayon? Hindi po. Naging anak po tayo dahil mga kapatid sa atin Panginoon Kristo. Kaya kung tanggapin natin si Kristo, yan mga kapatid ang nagpapatunay na maging anak tayo ng Diyos ay po sa John chapter 1 in verse 12. Sa lahat sumampalataya, tumanggap ng kanyang pangalan, binigyan siya ng Diyos kapangyarihan, maging anak siya ng Diyos. So pagtanggap natin po ni Kristo mga kapatid, tanda po natin, kailan natin tinanggap si Kristo? Mga kapatid, nang tayo po ay nabautismohan na po ng kanyang pangalan. Sapagkat ang pagtanggap natin sa Panginoon, ibig sabihin, hinubad na po natin dating pagkatao. Yun na po ang pagtanggap ng Kristo na hinubad na po natin, ibig sabihin, pinagsisihan na po ang kasalanan natin at tinapatawad na po sa pagitan ng bautismo. Yun na po mga kapatid ang umpisa na tayo talaga ay naging anak na po ng Diyos. Kasi maliwanag po sa Mateo, kabanata 3, talata 17, na pagkatapos ng bautismo ng Panginoong Kristo, ang sabi sa langit, ito aking anak na hinirang, na lubos kong kinalulugdan. So, after baptize, diyan pa tayo natawang naging anak ng Diyos. Now dito mga kapatid, sa pagitan ng Panginoong Kristo, naging anak na po tayo sa ating pananampalataya. Now, yan mga kapatid ang ibig sabihin, no, kung biblically natin, kailan na na-prove kung napakinggan ni John the Baptist ang tinig sa langit na ito ang aking anak na hinirang lubos kong kinulugdan after baptize. So, yun po magpapaliwanag sa atin, kailan tayo naging anak ng Diyos? Sa ating pagtanggap natin ng Kristo, kailangan natin tanggapin. Saan? Paano tinanggap natin? Ibig sabihin, na ang dati nating pagkatao, hinubad na po diyan, mga kapatid, sa oras na yan, nagsisi na po tayo. So, gusto natin alisin na po ang masamang pamuhay at maglilingkod na sa Panginoon. At ang pagtanggap natin sa Kanya, na nabautismo na po tayo, sapagkat hindi ka maaaring magpabautismo kung hindi mo tanggapin si Kristo. Magawa mo bautismo, ay ibig sabihin na nampalataya ka na ang pangalan na ito ang nagpapatawad na ating kasalanan. Kasi makasalanan po tayo na wala makapag-garantiya. Relihiyon man, karunungan, pastor pa rin kapag turo ng salita ng Diyos, kung ikaw ay Kristiyano ng palataya, kung hindi mo alam
Ang katotohanan itong bautismo dapat natin tanggapin sapagkat sa bautismo, nagkaisa tayo sa kanyang kamatayan. Ayon po sa Roma chapter 6, verse 3 up to 4. Ngayon mga kapatid, ang tinanggap natin na araw na yon, yan natin tinawag na anak ng Diyos after baptize. So na, ito, na-prove natin sa Mateo, kabanata 3, talata 17. Ayan mga kapatid, so mayroon ba siyan sa Biblia? Hindi kayo na sabihin natin, ah pastor kasi ako, kaya naging anak na po ako ng Diyos. No. Walang mapa sa Biblia dahil pastor ako, anak na ako ng Diyos. Ang naging anak lang ng Diyos, yung tumanggap sa Kanya, mga kapatid. Ayon po sa John 1 and verse 12. Ganito mga kapatid ang sinabi ng Biblia, na sa lahat ng tumanggap sa Kanya at sumampalataya ng Kanyang pangalan, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan, maging anak siya ng Diyos. So ganun mga kapatid. So kaya ni Relayon, hindi yan, pastor ako, anak na ako. No, kailangan may basihan sa Biblia. Kailan tayo naging anak ng Diyos? Kasi naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Is Santiago chapter 1:18 na ang salita ng Diyos, dito tayo naging anak. No? Isinilan tayo ulit sa salita ng Diyos. So meaning to say, kapag wala kang napakinggan na salita ng Diyos, hindi tayo maging anak muli. Hindi tayo maging silang muli sa paningin ng Diyos kung walang salita ng Diyos. Pero dahil po namahal tayo ng Diyos, kaya nga sinabi sa 2 Thessalonians in chapter 2 verse 14, sa magitan ng bandang balita, tinawag kayo ng Diyos. Ito na mga panamangin pagtawag. At saka, wala namang kaibang tanong reliyon. Sabihin natin, iba-ibang reliyon natin. Pareha lahat po ang pag-aasa natin. Minsan kasi, ang nasira ng reliyon sa mga membro, sa mga nagtuturo at saka nangaral na salungat po sa katotohanan. Kaya, minsan po ang reliyon talaga ay nag-away-away. Kapatid, nag-away-away po. Hindi maiwasan. Katoliko, Tabernacle, Iglesia, Alliance, Born Again, Foursquare, o Apostolic, kahit anong klaseng Apostolic, minsan po nagka-discussion at saka nagka-debate talaga dahil po na patungayan nila sila ang tama. Pero mga kapatid, yung isang espiritu lang, bakit magkaroon pa ng debate? Alam ba natin? Ang isang espiritu nagtuturo po. So ang isang espiritu, hindi pili magkaroon ng maghidwaan. Hindi po, isang espiritu lang. Paano magkahidwaan ang katawan mo? Bugin mong katawan mo. Sino bang tao na kumuha ng bunal, pinalo ang ulo, pinalo ang katawan, hindi pwede siguro. Kaya kung isang espiritu lang, hindi talaga magkahidwaan, hindi po magkaway-away. So bakit nagkaway-away? Hindi isa lang ang espiritu ang pinagmulan. Tuloy natin sa verse 27 to 29. Sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi-Hudyo. No? Sa 27, sapagkat binautismuhan kayo na sa pakipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay tayong tulad niya. So, sa ating pakipag-isa kay Kristo, binautismuhan tayo. So, yun ang totoo. Kaya, pag hindi pa tayo bautismado, hindi pa natin tinanggap si Kristo. Pero kung nagpabautismo na tayo, nakipag-isa na tayo kay Kristo. At walang kaibahan na, ang sinabi sa 28. Yun, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi-Hudyo. Wala nang pagkakaiba sa Hudyo at sa mga hindi-Hudyo. Ibig sabihin, kung kaligtasan ng Hudyo pinapangako kay Abraham ng Panginoon, disin tayo, babangon tayong lahat sa kanyang pagparito. Kasi sa bautismo, mga kapatid, diyan tayo nagkakaisa po sa pangako po ng Panginoon kay Abraham. Tuloy natin. Ang aliping sa malaya, ang lalaki sa babae, kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo na. At dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ayan, no? So, napakaganda po na mensahe ng Diyos. So, anong reliyon mo? Hindi ko sinabi mali ang reliyon mo. At hindi ko masabi din, ito Apostolic Believers of Christ International, ito ang tama. Dahil sa aral lang po tayo. Kailanman hindi po tayo nangaraas, magpasako sa Apostolic Believers. Hindi po. Ang ating ginawa dito, iserve lang po natin ang Word of God, kung ano ang pagkamit ng kaligtasan, paano turuan tayo ng tama na pamumuhay. Wala akong sinasabi na magpasakoy sa akin. Ang gusto ko na ang salita ng Diyos magkaisa tayo dito. E kung gusto mo kung saan ka nakainunawa, so magsama-sama tayo sa pagpapalagan ng magandang balita. Kasi paano mga apostolis, mga kapatid, yung 3,000 na nagpabautismo ay sumama sa mga apostolis. Pero walang sinabi ng apostolis, sasama kayo. Hindi po, kusang loob sumama ang mga bautismado kasi doon sila nagkaroon ng pangunawa at nagpabautismo sila. Dahil po, tinuruan po ni Apostol Pedro at ng mga apostol na kasama niya na magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo
upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. Nang araw na yon, tumanggap po ang 3,000. No? 3,000 individual, tumanggap po ng pangalan ni Kristo sa bautismo. Kaya, sumama sila sa apostolis at ang kanilang pamumuhay Kristiyano, hindi po sila naging, sabihin natin, pabaya. Hindi po sila naging sakim at hindi po sila, mga kapatid, sabihin natin na naging ano po sila, kung sabihin natin na nagmamataas sa kanilang sarili, hindi po sila nagtulungan. May iba po, may mga Kristiyan yan, nagpapang-Kristiyan, pero nasa kanilang kasakiman, panghusgan ng kapwa. So, hindi po mga Kristiyan yan, sapagkat ang panunong mga apostolis na nakabautismo yung 3,000, sumama ang mga bautismado sa mga apostol. At araw-araw sila, nagkakaisa sa templo. So, ganun po. So, kung saan tayo nakaunawa, saan tayo nabautismohan, so, kailangan tayo manatili dyan. Kasi doon tayo nakaunawa, doon tayo tinawag ng Diyos, at nakaunawa tayo, ito pala ang pagtawag ng Diyos, dapat natin sundin, tanggapin, dahil iba po ang nagtawag, hindi tao. Diyos po ang nagtawag sa atin. Dahil Diyos ang tawag, mayroon tayong maasahan ang napagkamit ng kaligtasan. Ganyan po ang sistema, mga kapatid. Now, sa bawat araw, tayo po ay nagpo-post ng mga video. Dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Na kahit pa paano, marami tayong matutunan dito para itong pananampalataya natin ay palagi matatagpo tayo. Hindi ko pinapangaral ito para ang pananampalataya ninyo, mga kapatid, ay manghihina. Hindi po. Hindi po nagpapahina ang salita ng Diyos. Nagpapalakas po ito. Pero kung sa lungat pamuhay natin, masakit lang, tanggapin natin at masakit lang, tanggapin na ito pala pamuhay natin, hindi pala ito tama na pamuhay natin, so tanggapin lang po natin, sapat alam po ng Diyos. At sa isang Panginoon, ipirpik po tayo. Yan po ang purpose ito, mga batid, nag-post ng mga video, minsan nakapag-live tayo, para po na maparating natin ang mensahe ng Diyos. Wala na po tayong pinagmalaki, wala tayong sinisira o pinapahina, pinapatatag natin ang isa't isa. Sa pagsalit ng Diyos, nagpatatag po ito. Hindi po tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng katalawan, espiritu ng kapangyarihan. Kaya dahil dyan, ay buhay ang pag-asa natin na paano natin makamtan. Ito pagka tinawag natin, sapagkat mula pa lang na salibutan po ay mga patid, ito ginawa ng Diyos, mayroon na po siyang mga hinirang na alam niya sino maging anak niya, mga patid, sa mga panahon na ito. Dito po sa Roma chapter 8, 29-30, pakinggan natin. Ito, mga patid. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging anak. So, alam na po ng Diyos na tayo pala kahit anong kasamaan natin, na ginawa natin, pero noon pa lang ay magiging anak pala tayo ng Diyos. Pero hinayaan mo na tayo ng Diyos. Kahit na kung ganito ating pamuhay, makasalanan, kung sabihin natin na suwail tayo sa mga magulang, sa mga tao na sabihin natin na ngaramang ng balita, minsan po sinasalungat po natin, pero hindi sinasabi dahil po ganyan, pinabayaan natin ng Diyos. Hindi po. Kasi alam na po niya ang kanyang magiging anak. At tayo po ay maging kapatid ng kanyang anak si Kristo na panganay po natin. Kasi ang panganay dito sa muling binuhay, si ang panganay sa muling binuhay ang anak ng Diyos. So tayo po ang mga kapatid niya na papunta din tayo sa kanyang kinaroroonan. So mga kapatid, buhay ang pag-asa natin. Sa verse 30. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para ang kanyang mga anak. So, kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para magiging kanyang anak. So, ano nagtawag sa atin? Ang magandang balita. Ito po ang tawag sa atin sa pamamagitan ng Diyos. Itong magandang balita na pakinggan natin, ito po na ang panausap ng pagtawag ng Diyos sa atin, sapagkat noon pa lang na itinuturing tayong mga anak niya. Pero kailangan po malaman natin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Hindi sa relihiyon, hindi kay pastor tayo, Kristo naman pala tayo, pari, tagapagturo, naging anak tayo, hindi po. So, naging pastor tayo ngayon, Christian, pari, tagapagturo, manampalataya, dahil nalalaman na po natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil nakinig tayo. Pero hindi mapakinggan ito, na hindi, paano maging anak tayo ng Diyos? Kasi binabaliwala, pero huwag natin baliwalain, maniwala po tayo sa sinabi ng Diyos, sigurado po matupad sa atin ang kanyang plano.
Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. To God be the glory, no? So, ganyan po ang plano ng Diyos. So, sa panahon na po na tayo, tatalikod na at maniwala na po tayo, sumapalataya na po tayo na tayo pala mga patid ay hinirang na mulang simula ay nagbagong buhay tayo. Kasi tinanggap na ni katotohanan mga kapatid na tinawag na pala tayo ngayon. So sa pagtawag sa atin niya, tinuruan na po tayo ng tama pamuhay. So yan, makita na po ang pagkristyan natin, pastor pari tagapagturo, may panampalataya dahil po na nalaman na po natin na ito pala ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa tayo hinirang ito para itapon sa impyerno. Ginawa po ang tao para sa kanya, hindi para sa Diablo. No? Tanda po natin, ito po ang sinulat ni Isaiah 43:21 na ginawa niya ang tao para sa kanya, hindi para sa Diablo. Maliwanag po mga kapatid, 43:21, dito po mga kapatid, hallelujah, sa Isaiah 43:21. Ito ang sinabi ng Biblia. Sila natin. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. So sila ang mga tao aking nilikha para sa akin at magpuri sa akin. So hindi po tayo hinirang para sa Diablo. Naging kaaway natin ang Diyos dahil po sinusunod natin ang hilig ng laman. Yun na po ang dahilan, naging kaaway na tayo ng Diyos sapagkat hindi po tayo sumunod ng Espiritu ng Diyos. Ito pong salita ng Diyos na pinapangaral sa atin, hindi po tayo sumusunod. Kaya, naging kaaway na tayo ng Diyos dahil po ang pamuhay natin mga kapatid ay hindi po na kaaya-aya. No? Hindi po tayo karapat-dapat kasi ang ating pamuhay talaga ay ating ginagawa ang ating nanang sarili ay nagdulot ng kamatayan ayon po sa Romans chapter 7 verse 10. Kaya ang kautusan na dapat sana'y magbibigay ng buhay ang siya pang nagdulot sa akin ng kamatayan. So ang kautusan na bibigay ng buhay ay nagdulot ng kamatayan. Bakit? Pagkat ginamit ng kasalanan ang kautusan para dayain ako. At dahil dito nahatulan ako ng kamatayan, dahil hindi ko masunod ang kautusan. Kaya binigyan tayo ng Diyos na utos para po na maiwas tayo sa mga pamuhay po na makasalibutan. Kasi ang mahilig ito mga kapatid, ang paghilig sa kalayawan sa salibutan na ito ay naging kaaway tayo ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin. No? Tinuturuan po tayo ng Panginoon para po na hindi po tayo hatulan. Kasi kailangan natin matuto sa bawat araw na karapat-dapat po tayo sa Panginoon. Kaya ang ating ginagawa ngayon ay nagpapatuloy po tayo sa pagsunod no, ng mga salita ng Diyos dahil po umasa tayo ng kaligtasan. Now, hindi naman natin na-perfect ang sarili natin si Apostle Pablo na habang siya namumuhay sa libutan no, ay nakipaglaban siya sa masamang pagnanasa. So, ganun din tayo. Ganun din tayo mga patid. Ganito din ating pamumuhay na tayo po talaga ay nakipaglaban no, sa ating spiritual na pamumuhay at physical. Kasi na nakatawan pa tayo ngayon. Naisin man natin na gawin ang kaluban ng Diyos pero mayroon naman na mayroon po na sa isipan natin na iba po. No? Iba po ang nais ng katawan. Gusto pumatay, gusto mangalunya, gusto masarapan na ang katawan. Ang espiritu ayaw. Kasi pag yun ang sundin mo, pupatay tayo. Kapatid, na walang mabuti na panahon natin ngayon sa ating pamuhay na ang katawan natin walang mabuti dinudulot. Kasi ang katawan, kung yun ang ipairal natin, napuot ng kapwa, nasisinungaling, gusto lang malasing, gusto lang puntang kalayawan, punta sa diskuhan, para masaya lang ang katawan. Pero ayaw po ng Diyos na ganun na lamang ating pamuhay. Kasi kailangan natin malaman na kung ano talaga ang narapat po. So naging kaaway tayo ng Diyos dahil po na ang sinunod natin
Hallelujah. Ang ating makasalanan ng pagkatao. Kaya ayaw ng Panginoon na yun na lang. Ganun na lang ating pamuhay, na pulos na lang ang ating iniisip ang makasalimutan. Kasi ang kabanalan ang nais ng Panginoon, maging banal po tayo. Kaya kung namuhay po tayo ng hindi po sa kalooban ng Diyos, so maging salunga tayo sa Panginoon. Kaya ang laban ang Diyos sa sino mang sumusunod ng kasalanan na masalang pagkatao. Napakinggan natin mga kapatid, hallelujah, dito sa Romans chapter 8 verse 6 up to 10. Ang kaihinatnan ng pagsunod sa nais na makasalan ng pagkatao ay kamatayan. So, kung sundin natin ang pagnanasa ng makatao na nais ng pamuhay ng pagkatao ay kamatayan. No, kasi yun talaga, kung katawan ang sundin natin, yun ang pagkatao natin. Pero kung espiritu ang sundin natin, sumunod po tayo ng salita ng Diyos. Ang kaihinatnan ng pagsunod sa nais na makasalan ng pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. So, kung sundin natin banal na espiritu, kapayapaan at buhay na walang hanggan. So, kung kapayapaan, wala tayong sinasagasaan, wala po tayong sinisira, wala po tayong nilalait. No? So, ganun po. At makamtan ang buhay na walang hanggan kapag huwag sundin ang pagnanasa na laman. Kasi ganun lang po ang buhay natin sa limutan. Minsan po na sinusunod natin, ito na lang gusto natin. Na naging kaaway tayo ng Diyos dyan, so wag naman. Verse 7. Laban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais na makasalanan niyang pagkatao. So kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa makasalanan niyang pagkatao. Kaya kung sunod natin ang katawan natin, wala tayong mapuntahan. Si Apostol Pablo, ito ang kaaway niya. Itong pagnanasa ng laman. Sapagkat habang sa katawan siya, dumadaing po siya sa Panginoon na tatlong bisis. Panginoon, alisin mo ang tinik na ito. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi. Sapagkat sa tinik na yan, dyan po na kita ang kapangyarihan ko sa iyo. Kahinaan. So, ganun tayo. So, ito mga kapatid, na ang pagnanasa ng makataong pamuhay ay kalaban. No? Kalaban po ng Panginoon. Otso City sa Roma. Laban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais na makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya kalaban tayo ng Diyos. Kung sundin natin ang ating pagnanasa, gusto maglasing, mangalunya, magkikiapid, magsamarisdiyusan, manira ng kapwa, bayo tumboy man, naglalasing at naging sakim, at sa kananira ng kapwa, wala po yan. Kasi galing po sa ating katawan yon. Pero kung Espiritu Santo ang sundin natin sa salita ng Diyos, hindi po tayo naging sanhi na ang kapwa natin magalit o mapuot sa atin. So ganyan po, na tinuruan din ng Espiritu Santo para maiwasan natin ang makalaman na pamuhay. Ayon po sa Galatians chapter 5 and verse 16. Yan mga kapatid. So maliwanag po na kung sundin ang Espiritu Santo, maiwasan ang pagnanasa ng laman. Pero kung pagnanasa ng laman at isundin, mapahamak po tayo. No? Sinabi sa verse 8. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. No? Kaya ang mga taong namumuhay ayon sa kanyang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Eh paano? Kasi pag ganun buhay natin, impyerno tayo. Paano malugod ang Diyos? Isinugo ang kanyang isang anak, ipako sa cross para iligtas tayo. Pero isinugo natin ang ating sarili, hindi po ang utos ng Diyos. So yun po, hindi tayo kalugdan ng Diyos kung ang ating sinusunod na lang ang makasarili natin na layunin, sarili nating opinion, ay ito lang ang tama. Ganun pa rin. May kasabihan nga na ng mga matanda, kung hindi ka mandaya, patay. Kung mandaya ka, patay. Mandaya na lang. Yung po sinabi ng mga matanda po na dinaanan po natin noong unang panahon, na kapag mandaya ka, patay ka. Pag hindi ka mandaya, patay. So, daya na lang. So, ganun minsan, ibig sabihin, yung mapakinabangan lang po ng laman, ang nais nila, hindi po ang kasi ang ating pamuhay espiritual,
naghintay pa tayo. Kasi ang paraiso, nakahanda na po yan. Hindi pa natin nakamtan ngayon, sabi ni Apostle Pablo nga sa verse 24, chapter 8, naligtas na tayo ngayon, pero hindi pa natiyak. Bakit hindi pa natiyak? Nandito pa tayo sa lupa, no? Hindi natin matiyak kasi mamaya, hindi tayo alam kung ano ba ang gawin natin, ano ba ang mangyari sa buhay natin. Pero alam po ng Diyos na tayong mga hinirang ay hindi niya pabayaan. Si Apostol Pablo nga, tagapausik ng Iglesia ng Diyos, tagapag-uusik po siya, pero bakit ang i-apostol? Para ganyan mahayag kung gaano kalaki ang pagpakumbaba at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayon po sa 1 Timothy chapter 1 and verse 16. So, ganun po. Now, kaya ang taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanan ang pagkatao ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Verse 9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanan ng pagkatao. Pero kayo, hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanan ng pagkatao. Tayo po yung tinutumbok niyan. Totoo ba? Hindi po tayo namuhay ng makasalanan ng pagkatao. Oh, totoo. Look at big glory. Pero kung natakinggan mo ito, pero salungat ka rito, so alam mo na, hindi ka kalugdan ng Diyos. Pero nais natin na kalugdan ng Diyos. Kaya iniwasan na po natin ang makamundong pamuhay, pag nasa alaman, pero maramdaman pa rin pag nasa maramdaman, pero iniwasan kasi ayaw po ng Panginoon na doon ka mamuhay sa pag nasa alaman. Kasi pagsabihan po tayo, sumunod tayo sa Espiritu. Hindi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So maliwanag po, madali ang kining Christian, madali ang kining pastor, madali ang kining pare, madali ang kining tagapagturo, may panampalataya. Pero ang tanong, sinunod ba natin ang utos ng Diyos? Yun ang katanungan sa ating bawat isa ngayon. Sinunod ba talaga natin ang utos ng Diyos? O hanggang lang po tayo sa bansang Christian, pastor, pari, tagapagturo, manampalataya, baka limang pulo, yan lang po ating pinanghawakan sa sanlibutan, pero malayo po ang pamayon natin sa pagsunod na utos ng Diyos. Kaya nga, ang sabi po sa Marcos, Kabanata 7, talata 6, tama, ang pagkahula ni Propeta Isaiah sa mga tao ito, ipinupuri ako nila sa kulang bibig, pero malayo sa akin ang kanilang puso. Bakit? Pwede natin lahin ang ating pastor, pare, tagapagturo kung sabi natin yung Kristo manampalataya sa ating bibig. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, Lord. Minsan ganun po. Madali po natin malila ang tao. Pero ang puso natin, kitang-kita ng Diyos. Kung yung mga sinasabi sa ating bibig, nanggaling ba sa puso? Pero kung yun lang po, pagkukunwari lang, kasi pagkukunwari po ang mga kapatid, mapagkunwari. No? Sinabi po, tama ang pagkahula ni Propeta Isaiah sa mga tao na magkukunwari, mapagkunwari. So yun pala, ang ginagamit sa pagkunwari, bibig. A Christian ako, a nagbasa ako, pastor Biblia, a pare ako, a tagapagturo ako ng Satan Diyos. Ako ay may palataya, ako ay Christian. Pastor, yun na ba? Kitang-kita ng Diyos, bibig lang po yan. Pinatunay ko, pastor, pare, tagapagturo, Kristo man ang palataya, pero sa puso natin, hindi iyon pong motibo na tayo pastor, pare, tagapagturo, Kristo mananampalataya. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Malinlaman natin ang tao sapagkat walang kapahinan ang tao, pero ang Diyos hindi malinda. Kaya hindi matuya ang Diyos ang sabi ng Apostol Pablo sa Galatias, Kabanata 6, Talata 7. Kailanman, hindi natin matuya ang Diyos. Hindi natin malinla ang Diyos sapagkat alam ng Diyos talaga, kapatid, kung anong gawa ng tao. Kaya kung anong tanim natin, aanihin natin yan. Kaya gusto natin anong buhay na walanggang, mamuhay tayo sa Espiritu. Tuloy natin sa verse 10. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. So, mamatay ating katawan sa kasalanan, tanapunan siya ng si iba, nagkasala, mamatay tayo. Pero mabuhay ating Espiritu dahil tinuwid na tayo ng Diyos. Alam natin, mamatay tayo ngayon dahil po sa kasalanan doon si iba. No? So, ayon po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 21 to 22. Dahil sa isang tao, dumating ang kamatayan, lumaganap ang kamatayan sa buong salimutan, sa lahat ng tao. Then, pagdating ni Kristo, nabubuhay naman tayo. No, ngayon, mamatay ating katawan dahil po sa ating kasalanan. Mga kapatid,
Tanaw po natin, katawan dahil sa kasalanan, mabuhay naman tayo sa Espiritu ng Diyos. So yun, inasahan po natin. So hindi po sinabi dahil makasalan tayo, wala na pag-asa, may pag-asa pa. Ikaw lang. Natulad mo sa sarili, walang pag-asa, pero sa Diyos may pag-asa pa tayo. Habang buhay nga ang tao, may pag-asa. Kapatid, sa Ecclesiastes kong mangaral, Kabanata 9, Talata 4. Habang buhay pa ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso sa pating na leon. Alam natin, mas matapang pa ang leon kaysa aso. Pero kung patay ng leon, hindi na kaya ka ipagtanggol. Hindi ka na pwede ipagtanggol ng leon kahit anong katapang isang kanil, patay na po. Pero ang aso, kahit na kung aso lang siya, kung buhay pa, kaya ka ipagtanggol ng aso. Bakit? May aso na marunong din na tinuturuan ng kanyang amo, ng Panginoon niya, na sumusunod. At saka, kung may mga tao madadahasin ang kanyang amo, kanyang Panginoon, lumalaban ang aso. Pero ang leon, alam nating matapang. Pero kung patay na yung leon na yan, matulungan ka pa kaya? Hindi na po. So, ganun po ang Biblia. Mangaral, Ecclesiastes, Kabanata 9, Talata 4. Habang buhay pa ang tao, may pag-asa. May kasabihan, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa patay na leon. So, alam natin na aso, kung maglaban ang leon, wala kong magawa ang aso. Pero kung patay na ang leon, hindi na po siya mapakinabangan. Pero ang aso, kahit aso lang po siya, kung buhay pa, ay mayroon ka pang sabihin natin chance na pwede ka ipagtanggol ng aso. Pwede. Kasi may aso talaga na talagang matapang at saka lumaban po sa amo. Kaya tumakbo ang masama intention sa kanyang amo, tumakbo kasi yung aso matapang yon. Eh kung makagat ka ng aso, kung may rabies yan, wala ka. Di ba? Takot din ang tao ng aso. Ako nang bata pa ako, may aso po na matapang. Talagang limihis kami ng daan. Kasi matapang yung aso. Yung aso ng lula ko, nakagat nga ako ng aso ng lula ko. Kaya, kahit ako, kung aso lang talaga yan, pero makatulong po. Kung sa atin naman kalagayan, habang buhay pa tayo may pag-asa, ibig sabihin, habang na mahininga pa tayo, ang salita ng Diyos, mapakinggan pa natin, gawin na natin. Huwag natin abutin pa na abutan pa ito ng dilim, kasi ang lumalakad sa dilim, hindi lang mapuntahan ang paruroonan, sapagkat binulag sila ng kadiliman. So yan mga kapatid, ang dapat natin malaman, dahil po hanggang ngayon ang Panginoon ay tinuturoan po tayo ng tama na pamumuhay. Ayon ng Panginoon na ganyan na lang tayo, mga kapatid. Ayon ng Panginoon na puros na lang tayo pamumuhay natin sarili, pero hindi po natin, hallelujah, ginagawa, no, nararapat. Sinabi dito mga kapatid sa 12:35-36 dito po sa John. Tumagot si Jesus, "Maikling panahon na lang ninyong makakasama ang ilaw, kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa, para hindi kayo abutan ng dilim, sapagkat hindi alam ng naglalakad sa dilim kung saan siya papunta." Diba? 36. "Kaya sumampalataya kayo sa akin na siyang ilaw ninyo habang narito pa ako, para maliwanagan ang isipan ninyo." Pagkasabi ni Jesus nito, umalis siya at nagtago sa kanila. Dito po malapit ipakip sa cross, maraming mga talinghaga ni Kristo na ito na ang mga Pariseo, mga eskriba, nagtaka sila. At iniwanan siya ng mga tagasunod niya kasi malalim po ang salita ng Diyos na napakinggan nila, na hindi napakinggan sa mga Pariseo. Iyon po ang dahilan, mga kapatid, na si Pinesquist pinakol niya sa cross kasi ang aral ni Pinesquist, sila po ang natatamaan ng mga Pariseo, mga eskriba, tagapagturo ng utusan, sila natatamaan kaya pinagplanuhan paano patayin si Pinesquist. Sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid, ganun din. So huwag tayong kumpiyansa, huwag natin hayaan na abot natin ng dilim sapagkat ang naglakad sa dilim, hindi na alam ang pupunta nila sapagkat binulag sila ng kadiliman. So mga kapatid, sa ating panahon ngayon, buhay po tayo. Nakarating pa ang mensahe ng Diyos, ikaw lang kung gusto mong sundin o hindi mo sundin, at least na alam mo na mula pa ng pasimula, hinirang ka na ng Diyos. Tinawag natin ang magandang balita para mamuhay tayo sa Espiritu, para maiwasan ang pagnasa ng laman. Kasi yun lang po ang kaaway natin sa Galatia chapter 5:16-17, pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pablo. 5:16-17, mamuhay tayo ng sa espiritual, huwag tayo mamuhay ng makalaman. Kano ang laban-laban ang dalawang ito? Kailan po, naghang tayo.
Ihamamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ayun, kapatid, no? Laban ang laman sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman. Nasa laman pa tayo? Wala ka bang kaaway? Mga kapatid, araw-araw may kaaway natin ang katawan natin. Gustong punta ng diskuhan, pumunta sa sugalan, pumunta sa inuman, pista-pista, kung itong sa kahalayan. Pero kinakalaban natin. Hindi po tayo pumunta doon kasi ang Espiritu ng Diyos po ang nangudyok sa atin na huwag, kasi Christian tayo, huwag dahil pastor tayo, huwag dahil pare tayo, huwag dahil tagapagturo tayo. So, may panampalataya tayo. So, ininawasan na po natin yung makasalimutan na umuhay kasi mahal tayo ng Diyos. Yan mga kapatid, dapat malaman natin. Huwag tayong kumpiyansa. Akala siguro natin, tama na itong pamuhay natin, pero marami pa tayong dapat malaman na dapat natin gawin. So, maraming salamat mga kapibis. Kasi video lang po ito. Maraming salamat po sa mga viewers na study. Sana po na huwag natin sundin ang pagnasa ang laman. Sapagkat ang sabi sa verse 16, Ihamamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. So yan po. Kapag mamuhay tayo ng salita ng Diyos, maiwasan talaga ang disko-disko, itong hudyaka, hubog-hubog, punta tayo sa sugalan, doon sa mga nakakasaya sa mga mata, ano pa bang klase yan, mga karaokehan, na ang ating kapatid, awitin ang Christian song, ang ating inaawit, yung mga para po sa salimutan. So, pwede magkaraoke, pero meron namang mga awitin na nakakabuti po sa paniningin ng tao, sa paniningin ng Diyos. Hindi yun na ang awit natin para sarili na natin. Maraming nag-awit na magkasalimutan. Huwag na po, kumusta magkaraoke. So, gamitin natin ang mga Christian song. Gusto mong kaya umawit, so umawit. Hindi bawal umawit. Magkaraoke ka, pwede ka magkaraoke. Pero, ang mga awitin natin, nakakalugod-lugod sa Panginoon. Hindi po na nagkaraoke tayo, nagdala ng beer. Kung gusto magkaraoke, mag-umawit ka, pwede naman yun. Basta Christian song at saka walang beer, walang inumin. Kasi bawal po yan na mamuhay po tayo na makalaman. Kasi kung mag-inom tayo, baka malasing tayo. Bawal po maglasing. Ephesians chapter 5:18, huwag kayo maglasing ng alak sapagkat nakakasira lang ito sa atin. Ito mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nagbigay sa atin aral. Huwag tayong mamuhay ng laman kasi ani tayo ng pagkabulok. Mamuhay tayo sa Espiritu para maiwasan ang hiling ng laman. Maraming salamat sa lahat ng members na listeners. Ito po sa YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan na bagay ng Diyos ay naman sumas sa atin sumagitan na atin pinag gusto. Ito po yung link ko pa sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Magkalimutan, mag-like and share, subscribe. Don't forget to push notification bell for update everyday new videos, streaming, sharing the word of God. So lahat ating mga viewers ngayon, susunan po ninyo Pastor Lito TV, then another channel sa ating old channel, sa YouTube channel, Maka Lito channel. So marami pang mga salit ang Diyos dyan, naka-post sa Facebook o sa ating natin mga viewers. Like and share po natin ang salit ang Diyos para maparating natin ang mensahe ng Diyos na tayo pala tinawag na ng Diyos sumita ng magandang balita. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maka, Apostolic Believers for Christ International. Sabi sa buhat isa, grace, mercy, and peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.